Pero ito guys, talagang good karma naman yung inyong mararamdaman, yung inyong mamamanifest. May mga manifestation kayo, no? May mga manifestation kayo, and this is because of your good karma. Dahil yan sa good karma nyo, mga kapiksi. So, i-mind-mind nyo to guys, mind manifestation, mind good karma. Yan, eto guys, ayan, talaga toxic. Hello guys, hello Scorpio, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Monthly Taroscope para ngayong September para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang mga ka-pixie. Sa dulo ng video guys, magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading. Ito yung deck na gagamitin natin. Pwede kayo magtanong ng isang tanong answerable by yes or no. Tapos titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo. So sa dulo ng video yan guys. Kaya make sure na tapusin nyo yung video hanggang sa dulo mga ka-pixie. So ito yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay mga ka-pixie. So we have choose a new direction, peaceful resolution, and not the right time. So ito mga ka-pixie, no, this is probably may kinalaman sa inyong mga desire, sa inyong mga goals sa buhay mga ka-pixie. Pag sinabing not the right time, maaring hindi pa ito, parang nagkakaroon ng delay, no, sa mga manifestation nyo mga ka-pixie. Kumbaga nagkakaroon ng traffic. Bakit ba nade-delay, diba? Let's say for example, yung lakad mo, may pupuntahan ka, di ba? Nalilate ka, hindi ka agad nakakarating kasi nagkakaroon ng traffic, nagkakaroon ng aberya. So, para mabawasan yung pagka-delay mo, di ba? Naghahanap tayo ng mga alternate routes, yung mga daan na pwede yung daanan, no? Para mabawasan yung pagka-late nyo. So, ganun yung gustong sabihin sa inyo ng inyong mga gabay, mga kapiksi. Choose a new direction. Pero yung goal mo, the same. Yung destination mo, the same, mga kapiksi. Kailangan mo lang mag-isip, gumawa ng ibang pamamaraan, maghanap ng ibang direction para marating mo rin yung mga goals mo sa buhay, mga kapiksi. And habang nag-aantay ka, diba, just kailangan positive pa rin. Hindi dapat inaalis yung pagiging positive sa buhay mga kapiksi. Hindi pwedeng positive lang tayo pag gusto natin, no? Kahit ayaw natin guys, kailangan positive pa rin tayo. Bakit? Kasi yung ating perception sa ating yung mga paniniwala natin, yun yung napupush out sa ating physical reality. So kung sasabayan mo ng kanigahan yung mga paniniwala mo, eh ba talagang nega yung ma-experience mo sa physical reality mo. So kahit na ayaw mo o hirap na hirap ka magpakanega, ay magpaka-positive, think positive pa rin. Kung gusto mo talaga magbago yung buhay mo, okay? And ito naman guys, peaceful resolution. So ito, i-mind-mind nyo na to sa comment section mga kapiksi, okay? Ipagkakaloob din sa inyo ni universe guys, yung mga solution sa mga problema nyo, no? Just keep on moving, just keep on praying mga kapiksi. And again, sabi ko nga guys, sabayan ng positibong mental diet. Si universe ang mag-move, no, ng mga tao, bagay, sitwasyon sa paligid mo, sa circumstance mo, para magbago yung sitwasyon nyo. Mga kapiksi. Okay? So, again, guys, ito, i-mind-mind nyo na yan sa comment section. Mind, peaceful resolution, mind, solution sa mga problema, ganyan-ganyan. Alright? So, tingnan natin, Scorpio, no, yung ganap sa inyo ngayong September. Shuffle ko to guys. Habang sinushuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksie, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt ng negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course? Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga.
dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, yung promo natin for August, magbibigay ako ng free 3-in-1 pampaswerte sa Blimilas, sa pampaswerte sa kabuhayan, sa pera at saka sa love life mga kapiksi, worth 1,500 yung freebie na yan guys. So i-avail nyo na guys, sobrang ganda. And meron din tayong bagong course mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit na mga jowa nyo guys. 30% discount naman yan until August 31, so i-avail nyo na mga kapiksi, sobrang ganda. Alright, so Scorpio, kayo ay nirepresent ng King of Cups, lumabas din another water sign energy, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaaring may water element kayo, or water element na nga kayo, or you may be dealing with a water sign. Eto guys, this is both negative and positive. Unahin natin yung negative mga kapiksi, maaari kayo nagkakaroon ng problema sa relationship mga kapiksi. Parang ma-scam kayo, or maluloko, mababackstab. This is more on relationship. Mga kapiksi, for some of you guys, no, parang meron, not necessarily, pwedeng, yung iba sa inyo guys, pwedeng romantic relationship na baka ma-betray kayo ng inyong person, lumabas, no, parang lalabas yung mga betrayal issues, mga pagsisinungaling, manluloko sa inyo ng person nyo. Pero yung iba guys, parang feeling ko this is more on like, parang kamag-anak, kaibigan na betrayal, no, parang hindi nyo, parang saksakin kayo sa patalikod, parang ano, watching over you, ganyan, parang minamanmanan kayo, ang bait-bait kapag kaharap kayo, puro magaganda yung sinasabi nyo, pero behind your back, no, parang tinitira kayo nito patalikod, kaya nga sabi ko betrayal, no, kasi parang tinitira kayo nito patalikod mga kapiksi, ibig sabihin kapag nakatalikod kayo or kung kani-kanino chinichismis kayo, minamalites kayo, nagsasalita siya ng mga hindi magaganda at tungkol sa inyo. So this is very heartbreaking para sa inyo. Syempre nakakasama ng loob yun, no? Pakasamahan mo at hindi mo pakasamahan, may nasasabi pa rin masama sa inyo. So syempre guys, kung wala naman kayong ginagawang hindi maganda, hindi na kayo yung magdadala na, no? Kumbaga, kiber lang sa kanila, mga kapiksi, konsensya na nila yon. Pero syempre guys, you also have to protect yourself, diba? Ingat-ingatan nyo yung pagtitiwala nyo kung kani-kanino, para hindi rin kayo sumama in loob, para maprotektahan din yung sarili nyo, mga kapiksi. Alright? And on the good side naman guys, nakikita natin na may magandang good news ito pagdating sa, parang malalaman nyo guys kung sino talaga yung mga parang nare-reveal, no? Nare-reveal. Parang merong isang taong concern na magre-reveal sa'yo nitong person na to, no? Especially pag sa mga chat, no? Parang feeling ko merong ifo-forward na chat sa'yo, screenshot, ganyan. Tapos malalaman mo na itong person na to sinisiraan ka. So parang ganun, merong concern na tao, no? Na magsisiwalat sa'yo ng ginagawa nitong taon na to. Okay? So, pag-usapan nyo guys para hindi kayo alam yun. Pag-usapan nyo para isettle kung ano yung dapat na isettle, mga kapiksi. Mga good karma guys ang inyong mamamanifest, no? Kailangan talaga panatilihin ang pagkakaroon ng mabuting puso, no? Kahit na inaaway-away na kayo, ganyan. Pero syempre may mga limitasyon din yon, yung kailangan nating i-tolerate. Kapag sobra na talaga, dapat kausapin na, o kaya minsan gawa ng legal na action, 'di ba? Pag talagang over na, ipabarangay or what, para manahimik, no? Pero ito guys, talagang good karma naman yung inyong mararamdaman, yung inyong mamamanifest. May mga manifestation kayo, no? May mga manifestation kayo, and this is because of your good karma, dahil yan sa good karma nyo, mga kapiksi. So i-mind nyo to guys, mind manifestation, mind good karma, yan, eto guys, ayan, talaga toxic. Meron talagang toxic sa inyo mga kapiksi. Eto mga ano to guys, marites, no? Mga marites talaga yung issue na nakikita natin sa inyo, Scorpio. Ito yung inggit, no? Ito yung naiinggit kasi masaya kayo sa buhay nyo ngayon, mga kapiksi. So, itong person na to, parang hindi ito titigil. Parang babaeng ahas itong mga kapiksi, no? Virgo.
or earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Pero parang babaeng ahas to na magaling siya mag-twist ng kwento, no? Binabaliktad niya yung mga kwento. Tsaka parang feeling ko nagtatawag ito, guys, ng parang nagpapakalat, nagtatawag ito ng haters mo, no? Parang hindi lang siya yung maging hater mo para parang dumami pa yung haters mo. Hindi ko alam bakit ganun, guys. Comment down below kung bakit ganyan. Kung bakit ganyan yung nararanasan nyo. Sa mga nakaka-resonate, no? Hindi kayo nakaka-resonate, this is not your reading. Pero yung iba sa inyo, guys, talagang parang feeling ko pinupunterya kayo, no? Meron taong mapanakit na gusto kayong punteryahin, Scorpio, no? So, medyo mag-ingat na lang kayo sa mga nakaka-resonate kasi talaga nakikita natin yung reading nyo na meron talagang nagpupunterya sa inyo, merong gustong gumawa ng masama sa inyo, or merong mga tao na ill yung intentions nila towards inyo. Baka nagpapalipad hangin ito, or sinisiraan kayo sa social media, or sa mga chat, sa mga GCs, ganyan. Parang sinisira talaga nito yung image nyo, lalo na, guys, kung sikat kayo. Pag sikat kayo, guys, parang ano naman yun, no? Given na yun sa mga sikat, di ba? Kaya nga kayo hihilahin. Kasi hindi naman kayo hihilahin pababa kung hindi kayo sikat. Yung hinihila ng mga tao, yun yung mga nasa taas, okay? The fact na hinihila nila kayo pababa, ibig sabihin na sa baba nyo sila, okay? And, pero kayo naman, habang hinihila nila kayo pababa, guys, kayo naman talagang lubos naman yung kaligayahan na natatamasan nyo sa buhay. So, isettle nyo to, guys, kung masisettle nyo, kung kilala nyo, kung sino yan naninira sa inyo, nung kausapin nyo, parang yung ginawa ni, ano, no, ni Sir Mon Confiado, hindi ko alam kung nabalitaan nyo yun, di ba, parang siniraan siya, tapos gumawa siya ng legal na hakbang, and ganun yung, para sa akin, no, ganun yung magandang hakbang, no, para iwas, kumbaga, alam nyo yun, para masettle ng maayos, okay? So, yeah. Anyway, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. And tingnan natin itong, ito na yung yes or no pick a card reading nyo. So, i-shuffle ko to, guys. Habang sinishuffle ko to, itanong nyo sa isip nyo kung ano yung tanong na gusto nyong malaman for September. And meron tayo, guys, na exclusive membership program sa ating channel. I-click nyo lang yung join button dito sa baba ng video o kaya dito sa taas, guys, lagay natin. Kapag member na kayo, magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin regarding manifestation using the power of your subconscious mind and law of attraction. So, hinga ng malalim, guys. Tapos, isipin ng tanong. And then, pili kayo ng isa mga kapiksi. Card 1, card 2, card 3. Kung card 1 ang napili mo, ang sagot sa tanong mo ay yes. Kung card 2 naman ang napili mo, ang sagot sa tanong mo ay yes. Alright. And kung card 3 naman ang napili mo, ang sagot sa tanong mo ay yes, mga kapiksi. So, congratulations, Scorpio, kasi puro yes naman yung lumabas sa inyo, guys. Alright? So, comment down below if naka-resonate kayo dyan, mga kapiksi. And yung mga pinapamain-main ko sa inyo, guys, itong mga manifestation na to and good karma, itong happiness na to, guys, i-main-main nyo yan sa comment section. Deserve nyo yan, mga kapiksi. And ito naman yung ating mga pampaswerte subliminal, guys. Pakinggan nyo para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.